Magandang araw! Ako nga pala si Teacher Glad, ang gurong gabay ninyo sa araw na ito. Bago tayo magsimula, mayroon muna akong sasabihin sa inyo. Alam niyo ba na mas malaki ang posibilidad ng mga bata na maaksidente kaysa sa mga mas matanda? Kaya naman ang mga batang tulad mo ay kinakailangan mag-ingat palagi at sumunod sa mga alituntunin. Ano nga ba ang mga alituntunin? Yan ang pag-aaralan natin sa araw na ito. Kaya't maghanda na at makinig ng mabuti. Kahit ikaw ay bata pa, mahalaga na malaman mo ang mga ligtas na tuntunin upang malayo ka sa kapahamakan. May mga tuntunin tayong dapat sundin sa ating tahanan, paaralan, sa mga daanan o kalsada, at kahit saan paman. Ligtas na tuntunin sa tahanan. Kung ikaw ay naglalaro, huwag ilagay ang maliliit na piraso ng bagay o laruan sa iyong bibig, tainga, at ilong. Maaari ka kasing mabulunan o mahirapang huminga at ma-impeksyon ang iyong tainga at ilong. Hingi ng gabay ng mas nakatatanda kung gagamit ka ng matutulis o matatalas na bagay tulad ng gunting, kutsilyo, cutter, tinidor o iba pang mga matutulis o matatalas na bagay upang maiwasang mahiwa ka o matusok ng mga ito. Huwag paglaruan ng posporo o iba pang mga bagay na lumilikha ng apoy, dahil maaari kang mapaso o makasunog. Huwag paglaruan ang mga outlet ng kuryente. Maingat na umakyat at bumaba sa hagdan upang hindi ka mahulog. Ligtas na tuntunin sa paaralan. Huwag umakyat o tumungtong sa ibabaw ng iyong lamesa. Iwasang tumakbo upang mauna sa pila upang hindi ka madapa at masugatan. Ligtas na tuntunin sa kalsada o mga daanan. Tumawid kasama ang mas nakatatanda. Tumingin sa kaliwa at kanan bago tumawid. Sundin ang mga simbolo at batas trapiko. Ligtas na tuntunin sa matataong lugar. Panatilihin kasama ang mas nakatatanda. Upang hindi ka mawala, iwasan ding sumama sa hindi mo kakilala. Ligtas na tuntunin ngayong may pandemya. Manatili lamang sa loob ng bahay at palaging maghugas ng kamay. Kung kailangan lumabas, magsuot ng inyong mask at panatilihin ang physical distancing. Mahusay! Upang mas lalo pa nating maintindihan ang ating aralin, mayroon akong mga hinandang pagsasanay. Ituro kung alin dito ang hindi dapat gawin kung naglalaro. Magaling! Ituro ang hindi ligtas laruin. Mahusay! Ituro ang tamang gawin kung nasa mataong lugar. Magaling, mahusay! Ngayon ay handa na kayong sagutan ang inyong module. Ikatlong quarter, ikapitong linggo. Mga tuntunin, aking susundin. Unang pagsubok. Lagyan ng check ang mga bagay na ligtas laruin ng mga bata. Halimbawa, ang manika ba ay ligtas laruin?
Balik tanaw. Sa ating nakaraang aralin ay natalakay na may mga bagay na hindi nagbabago kahit ibahin pa ang ayos o lalagyan nito. Bilugan ng set ng kapareho ang bilang sa unang set. Halimbawa, gawain isa. Hulayan ang mga larawan na hindi nagpapakita ng pagpapanatili ng kaligtasan sa mga bata. Gawain dalawa. Bilugan ang mga bagay na hindi nagpapakita ng kaligtasan sa mga bata. Pag-alam sa mga natutuhan. Iguhit sa loob ng kahon kung paano mo pananatilihing iligtas ang iyong sarili. Isang kasanayan lamang. Pangwakas na pagsusulit. Ulayan ang masayang mukha kung ito ay nagpapakita ng pagpapanatili ng kaligtasan at pangangalaga sa sarili at malungkot naman kung hindi. Halimbawa, pagninilay. Ang bawat isa sa atin ay mayroong kakayahang pangalagaan ang ating sariling kalusugan at kaligtasan. Sa tulong ng nakakatanda, sagutin mo ang huling gawain. Suriin natin ang iyong pangunawa sa aralin na ito. Lagyan ng check kung ito ay tama at X naman kung ito ay mali. Bilang isa, ako ay maglalaro sa hagdanan kasama ang aking mga kaibigan. Check o X? Sigurado akong marami na naman kayong natutunan sa araw na ito. Kaya't laging tandaan, alituntunin ating sundin. Ingat palagi, stay safe, paalam!